aming community. Sinabi doon ni Bishop sa misa niya sa last supper yung pagbukas ng paa ng mga apostle. Sa kanyang comedy, sabi ni Bishop na, meron daw silang pinupuntahan sa luta. Meron munang nakatira sa kanila daw na mag-ina. No? Sa kumbensa, sa isabang niya, sa isabang niya, no? Katarasyo na hindi na daw makalis-alis doon. Eh, hindi naman niya nakainipan. Kundi sabi niya nung matagal ko, ay gear nang nasa kanila, sabi. Ay, ba't dito? May gumagawa na. Ba't dito? Ay, siya mismo kinausap niya. Ba't hindi na kayo na-uwi? Hindi naman niya napa-uwi. Kundi in a form of informal ko lang. Ano, parang gusto niya ma-discover, ba't nandun nakataman? Ay, sabi nung anak eh, nung bata eh, pari, wala na kami makain po. Wala po kami kakainin doon sa aming lugar, wala kaming bahay. At kinumpirma nung ina, talaga. So, nagpasama siya dun sa isang pari, nagpunta sila daw doon sa village, sa kuta, sa mayroong kuta. O, umitawag sila dun sa tirahan ng mga, o ng mga may hirap talaga sa doon sa kuta. Sabi ng mga tao sila nalubo, kasi sabi nila Bishop, ay Bishop, hindi mo po pwedeng galing yung mo dun sa malapit sa bahay na yun. Dahil po hindi po pwede yung sasakyan mo doon, di naglaka daw sila. At nakita talaga na nakatira na ang sa pinagtagpik na kahon, no? Matigas-tigas na kahon sa gabing dagat. No? So sa siya sabi, may kasama siya, nagsama siya ng engineer sa isang pari, sabi doon sa engineer, oh, hindi na pwede ko nang ikalkula mo kung magkano ang makukonsumo materials for the house. Ay di, sa madali sabi na pagawa ng bahay. Pero tumating din ako na ako, ay nandun pa rin sa kanila. Sa ano, sa isabang, sa kanila. Hindi na, ay, yung cook daw ang nagsabi na, anak ay, nandito ba, ito ay bahay mo naman yun. Ay, di nakatingin daw lamang. At ang sabi, ay, makain mo kami. So, ay, pag lang hindi mong iiwan yung bahay ninyo, ay, iba na ang patitirahin ko ni Asia. Alam niyo, pag-agad umuwi yung pag-ina. Ang realization ko doon, hanik naman, no? Na-pressure nila sa puso yung galing sa simbahan, pero huwag mo nang aalsin sa kanila yun dahil buhay na yun para sa kanila. So mula doon, hindi na, nagbalik. Kaya mong kulangin ko na. Magbalik pa. Hindi na nag-aralan ko. Ano So talagang, sa pagtulong natin sa mahirap, ayan, talagang lagi nandiyan sila. Sabi nga, Dini, no? Hindi kita ibalay natin sa kanila. So, another sharing. Let's listen from El Panta. Kung ano yung realization. Ayan. Baka natin si Auntie Remy. Hello po. Ang aming pong prelatura ay binubuo ng dalawang probinsya. Probinsya ng Aurora at probinsya ng Quezon City. Tapat ang Rian ay katapat ng Lillo Island. So doon sa lugar ko, may tatlong bayan na magkakalapit. Infanta, Rian at General Nacar. Sa Aurora ay may dalawang rayon, yung Baliding at saka Tibigating. At sa Aurora po, tingnan ko muna yung Aurora, ang kalalagayan nila doon, siguro yung mga bumubuto kay Angara. Angara ng buhay, sila yung nangangagaw ng kabuhayan ng taga-Aurora. Yun po yung katotohanan. Kasi doon sa video na napanood ko, na naglalakad yung mga katutubo namin sa Aurora, kaya sila naglakad papuntang Malacañang dahil pinalalayas na sila ng mga Angara. Inaagaw nila ang lupain ng mga katutubo. Pinalalayas na po yung mga tagaroon sa Aurora dahil lalagyan ng airport sila. Sino kaya ang sasakay? Pero plano. Sila. Sa bahagi po ng Kulilo Island, may sikat na resort. Balisin Island. At ngayon po ay sikat na sila, hindi na po sakop ng Pulilyo. Ayaw na nila magpasakop. Nakalagay po ay Balisin Quezon.
Opo. Sino po ang napunta doon? Si Escudero. Doon nagpakasal. Doon nagreception. Yung po mga nakatira doon sa Balisin, pag ikay nakapangasawa ng Tagarian, dumayas ka na doon. Hindi ka na taga roon. Kailangan ang mapapangasawa mo, taga roon sa loob. Si Father Louis Ramos, pumunta po doon at nag-misa. Sabi, ayoko nang bumalik. Matagal ako doon sa Roro. Bakit, Father? Ina-arrange pa yung aking paglakad doon kasi limited lang daw ang pagpasok sa loob. So, sa amin po, sa Quezon side, dito sa Real Infanta General Nacar, kami po ay sagana sa tubig. Pero malapit na po kami mawala ng tubig. At sana ay hindi yun mawala. Dahil sabi nila, dadali na daw sa Metro Manila ang tubig ng Agus River. Lalagyan po ng dalawang malalaking dam na pag iyon po ay napuno lahat at bumaha, ay mamamatay kami lahat. Kung natatandaan po ninyo, noong 2004, kami po ay naging biktima ng kalamidad doon. Maraming buhay na namatay. Kaya salamat po sa inyong mga tulong na pinadala sa amin at nagkaroon kami ng panibagong damit, pagkain, at mga kabuhayan. Na ngayon ay gusto na naman nilang wasakin yung aming kalikasan na amin ang punti na naman mula noong 2005. Nirehab na. Tapos, ilang kilometro, sa isang halos po, 7 barangay, ay yun ay huhukay para lagyan ng dam. Saan nilalagay ang aming mga katutubo? Dadalhin sa Rizal, malapit sa simenteryo. Bakit? Para madali ilibing. Yun po yung buong, ayan po si Juliet, ayan ang, alam na alam po niya ang kalalagayan ng kanilang mga katutubo. Nagrarally kami may pinakikinggan ng gobyerno. Nagahati-hati sila. Kung saan may pera, doon sila kakampi. Oh. Itong pong Rian at saka katabi ang Laguna, katabi. Lalagyan din po diyan ng dam. Kung hindi alam ng ibang mga taga San Pablo, ang apintado yung Paiti, Paki. Yun po. Sa itaas ng boundary ng Quezon at Laguna, lalagyan diyan ng isang malaking dam. Tanda na rin yung tubig, hindi sa inyo, sa Metro Manila ulit. At kulang daw sila sa tubig. Pero hindi po yun ang solusyon doon. Marami yung butas, dapat din ang ayusin nila. Kasi maliit ang pundong ibibigay kung butas ng kampian. So sa amin po ay, kung hindi sana magiging balasubas ang ating gobyerno, sorry po, sa kung maninigwan nila yung salitang balasubas, kami po yung mabubuhay ng sagana, sana. Nandiyan po ang karagatan, nandiyan po ang palayanan. E ano pong gagawin doon sa aming palayan? Pag naglagay ng dam, wala na pong dadaloy sa irrigation. Kasi makukontrol yung tubig. Doon sa Aurora, wala nang sasakahin kasi lalagyan ng airport. Ano ang mangyayari? Magugutom. Ngayon pa nga lang pong wala pang airport, gutom na. So ano po yung ginagawang kilos ng simbahan upang matugunan yung sinasabi ngayong taon na mga dukha? Eh matagal na po, 1975 pa lang, nauna pa kami sa PCP2 na sinasabi ng mga, alam niya ng mga madre, sa buhay galing ng Lumen Christi, ay lagi po sinasabi sa amin, ang inyong obispo na bayin ay lip-sided. Eh ako po yung ikipag-away sa aking profesor. Sabi niya, sige, lumayas ka na sa prelatura mo, upo. Ako naman po ay hindi doon pakaalisin at si Kristo ay hindi rin magpapalaya sa akin. O, hindi naman po ako pinalayas kasi yung aming isang ano, kakampi ni Bishop Tabayin. At mula po noon ay laging pinaglalaban ng simbahan ang sambayan ng mga dukha. Kaya po noong 2004, pagkatapos po ng baha,
ay kumilos ang simbahan sa pamamagitan ng social action. Dito po sa may site ng Impanta, nagkaroon po din ng pabahay. Sa Aurora, mayroon din pong pabahay. Ano po yung kasunod para ma-sustain yung kalalagayan ng mga tao doon? Kailangan ng bawat parokya ay gumawa sila ng paraan upang makatugon sa pangangailangan ng mga dukha. Sa akin pong parokya, sa Rian, ang ginawa po namin ay yung binigyan din namin dito ay edukasyon. Kasi kung ibibigay mong dole out, tulong, talagang maya-maya babalik kay Father. Father, kayong pamasahe. Father, wala kaming bigas. At yung po'y nangyari kay Father Osi. Sabi nga namin, oh, mahigit pa yung mga pumupunta kay Father na hindi lagi sa simbahan at hindi nagtatrabaho sa simbahan. Binibigyan ni Father ng 5 kilong bigas, 10 kilong bigas. Samantalang kami mga katikista, ay kami ay walang labing pauwi. Sabi ni Father, bahala na sa inyong Diyos. Yung mga pari, ganyan sinasabi sa amin. Bahala na sa atin ang Diyos. Siya ay gagawa ng paraan. Tama po naman. Kami naman po mga katikista. Sa totoo lang po sa history ng 2004, walang katikistang namatay. May pari na namatay, pero walang katikistang namatay. Kasi yung nag-wish ng buhay. Pero si Father Chapo ay iniidolo naman namin dahil siya po'y maraming mga batang iniligtas bago siya namatay. So, yun po naman yung sa mga pari. Talagang si Rita galigtas. Sabi hapon, nasa purgatorio. Ay si Father Chapo ay wala na po sa purgatorio. Nasa langit na siya. Yan. Kaya lang, kami mga katikista, yun po hindi namin alam kung saan pa kami. Nasa ilalim ng purgatorio. Pero sabi po ni Bishop Labay, may bagong langit at bagong lupa, doon kami kasali. Opo. So, mula po noon, sa aking mismo parokya, sinuwerte kami na si Father Mario Establecida ay naging administrator ng prelatura. Kaya sabi nga sa Quezon, pag ikaw daw ay manatit sa lusong, pag umihip, sa iyo ang tapon. Ano po? Eh, nagkataon po si Bishop Terona ay kinuha ng ating Santo Papa din na nasa Bicol, kaya si Father Mario, wala siyang magawa. Siyang parish priest namin, siya ang itinula ng mga pari doon sa hukay. Kaya po kami ay in-out ang pari. Kaya po nung naordinahan yung dalawang paring Franciscan sa Aurora ay kinuha po niya yung isa. Malakas ang loob at siya ay administrator ay dinala sa amin. At yun po, siya po ay katuwang na pari doon sa amin. Sa ngayon po, sa kasalukuyan sa bayan ng Rian, ay may tinutulungan kaming mga bata na nag-aaral. Ang una pong ginawa namin noon, siguro po hindi lingid sa inyo ang Sisters of Mary na tumutulong sa mga batang nag-aaral. May mga estudyante doon kayo kasi nakikita ko po pag nadudumadalaw Aurora, mayroon din pong galing San Pablo, kung saan sa po Bicol nang gagaling. At kami po naging kalo din namin iyon. At doon mismo sa parokya, yung mga naiiwan at bumabagsak doon sa exam ng mga madre, doon naman po unti-unti namin kinukuha yung ibang mga bata. Ikinuha po ni Father ng sponsor sa labas at ngayon po ay may local sponsor na din kami. Bali po ay meron kami estudyante, 29 na estudyante. Para ito po ang mas maibibigay na tugon kasi kung pag-uusapan talaga ay dukha ay wala, parang wala na po talagang pag-angat pa. Kailangan iangat natin yung mga bata, yung mga tao. Lagi ko pong sinasabi doon sa mga bata, gusto ba ninyong lagi ang ulam ay adobo? Alam po niyo yung adobo? Toyo at mantika. Adobo yun. Sabi ng mga bata, ate ayok, sawa na po ako ng adobo. Ano naman gusto mo? Gusto ko po ay siligang.
Ayun po sinigang, ayun pala'y pinakulong tubig na mayroong asin at saka bechin o magic sarap ulam na yun. Nakakalungkot man po, pero ito po yung buong katotohanan. At marami din po sa amin yung kalabitgang. Ano po yung kalabitgang? Yung kuwit ng kuwit sa palengke, sa simbahan. Ang sabi po sa amin ay, magbigay kahit konti. Pero may mali po dun eh. Kasi hindi po natin alam kung saan ginagamit ng mga bata. Ginagamit nilang pansuan, ginagamit nilang pang-adik, at ginagamit sila ng kanilang mga magulang para sila ay manghingi. Ang sinasabi namin, uwi kayo sa bahay, mag-aral, at ang promise ko, tutulungan kitang makapag-aral. Ayun lang ang bahay niyo, malapit sa eskwelahan, tutulungan namin kayong makapag-aral. Hindi po talaga ako nagbibigay ng pera, sa totoo lang. Dahil yung po ay ginagamit ng mga bata, minsan ay nandun sila sa likod. Sinundan mo po minsan, binigyan ng isang taong 5 piso. Doon na sila nagkakara doon sa likuran. Minsan, nag-iinuman sila, yung mga bata, mga maliliit pa, nag-iinuman sila. At sa Metro Manila, yan din po yung nangyayari. Sa Siniluan, Laguna, yan din po ang nangyayari. Yung mga kuhit ng kuhit at ng hihingi. Dahil kung gusto natin magbigay, mas maganda kung pagkain na lang. Huwag lang po yung pera talaga. So sa kalalagayan po namin ngayon sa prelatura, talagang marami pong mahihirap. Pero kapag tinuturuan sila, hindi bigay ng bigay, kundi ang dapat natin sa kanila, edukasyon. Paano magtanim, paano mag-aral ng maayos para sila po ay makaangat. So sa amin po, sa Aurora at saka sa Quezon side, si Bishop po ay may kunting pondo para po doon sa mga college na tinutulungan nila. Kaya lang po, kukunti ang natutulungan. Pero may mga option naman po. Halimbawa po, Santa Catalina College, Religious Education, meron po D&I. So hindi po masyadong malaki yung binabayad ng mga magulang. Pero at least, unti-unti yung i-educate natin yung mga magulang kung paano talaga makakapag-aral yung mga bata. Pero hindi po ganun kabilis, kadali mag-educate. Talagang marami, at dahil sabi po, mga 85% ay mga mahihirap. Marami po sa amin ang, kung sa Lucena ay mayroong walang bahay, iyan na ilan. Sa amin po, maraming walang bahay. Pero dahil po na-educate namin, pag pupunta po ako sa barangay, sabi ko, bakit naman ganito yung bahay mo? Ano kaya kung lagyan mo ng dingding? Wala nga pong pandingding. Doon sa kapitbahay na meron, baka naman meron kang kaprang tabla, bigyan mo yung kapitbahay mo ng tabla para madingdingan yung kanilang bahay. Pero nakita ng kapitbahay, kasi kami mga katikista, wala naman kami ibibigay. Di ba nga po, sino mayaman ng katikista? Wala naman eh, wala nga po kami allowance na malaki. Kumpara sa Metro Manila, 12,000 ang po ngayon. Sa prelatura, 1,000. Yun. Ay saan po kami kukuha para bigyan namin yung mga humingi sa amin ng tulong? Ang binibigyan namin kung paano sila tutulungan ng iba. Yan lang po at maraming salamat.